time. I'm messing up. With another international student story, and this time I have here with me a couple, Miss Lyden Balbuena and El Balbuena, and your husband, ano pong pangalan niya, sir? Pedro. El Balbuena. El Balbuena. Okay, so Miss Lyden, di ba ikaw ay student ng Confederation College. Anong program yung tinake mo sa Confederation? First, Business Fundamentals. Then, after second sem, nag-focus ako sa majoring. So, ang kinuha ko is Business Accounting na siya. Business Accounting. Yeah, major in accounting. Kumusta naman yung mga subjects mo? Kasi pag accounting sa atin, talagang dinidread nila. Mahirap. Ganun din ba dito? Yes, mahirap talaga. Nung una, sabi ko, kasi weak, sa totoo lang, weakness ko talaga yung numbers. Ayun. Oh. Baka ito man yun ang napili mong accounting. Kasi ang no choice. Parang ganun. Kasi ang inano ko talaga business fundamentals, 'di ba? Andoon na si accounting, andoon na si marketing, andoon na yung basta lahat na nang nandoon. So ngayon, yung una kong napili dapat human resources. Kaso lang kasi sabi pala ng school, dapat pa lang nung first sem, nagsabi na ako na mag-shift ako ng human resources. Kasi yung may mga subjects ako na hindi credited ng next sem para na makuha ko yung human resources. Kumbaga, kung kukunin ko si HR, hindi ako gagraduate ng June. So, ang pagpipilian ko na lang is marketing and accounting. So, hindi kasi ako ganun ka chikadora. O, ang marketing kasi more on talagang chika-chika talaga sa mga products niya, diba? So, parang pang back office lang talaga. So, yun na yung napili mo talaga yung accounting. Ayun, so, dumating no choice. Kayo dito kailan? Dumating kami dito December 2021. Yes, so dito kami nag-first Christmas. Kumusta yung experience ng first Christmas nyo? Ay, nung una, excited kami kasi pagdating namin dito, snow talaga. As in, alam mo ba yung nag-ano pa ako, lumubog pa talaga ako sa snow kasi nga sobrang excited ko. Nag-shovel talaga kami. First, sabi nga nila, aba, sabi nila, kakarating lang nag-shovel na kaagad kasi nga para excited kami sa snow. Ngayon, excited ka pa ba mag-snow ulit? Hindi, no. Para, maisto pa ba? Summer na lang pwede. Ganon. Ano naman yung naging preparation nyo bago kayo pumunta dito? Ang una talaga, ang inano namin, ano kaya ang mangyayari pagkadating namin doon may snow? So, sabi namin magdadala kami ng mga winter clothes, ganon. Sa Ukay, madami. Mm-hmm. Para makamura sila makamura, or something. Yeah. Oo. Pero kasi kami, andito kasi yung sister-in-law ko, kaya parang hindi talaga kami masyadong nahirapan. Oo. Mm-hmm. Kasi pagdating namin, pinamilhan kami ng mga gloves, ng mga, yung mga boots, ganun. Kaya hindi talaga as in, hindi ganun kahirap para sa amin. Ano naman yung naging biggest adjustment nyo? Siguro yung the way na, kasi sa Pilipinas talaga yung tipong chill na chill ka lang talaga parang kung mag-work ka, okay lang eh. Mm-hmm. Hindi ka mag-work, okay lang din. Dito kasi talagang kailangan mo talaga ng, kailangan mo talagang, hindi lang pwedeng hihiga ka lang, hilata ka, kasi nga mahal talaga lahat dito. Kailangan mo kumayod. Kailangan talaga kumayod. Oo. Okay, since I mentioned yung work, paano nyo nahanap yung trabaho nyo? Kasi nung pagdating namin December, tapos may friend na yung sister-in-law ko doon sa retirement homes na yon. Kaya ang sabi niya, andito na pala yung magpa-applyin mo, parang ganon. Pero hindi ka ganon kahirap maghanap ng work, kasi tapos in demand talaga yung sa mga healthcare. Blessed lang talaga ako na hindi ako hinanapan ng food certificate kasi nga napunta ako sa retirement homes. Nag-start ako doon February 2022 bago 'di ba nag-school ako. February, ayun, nakahanap agad ako ng work. Through referral to. Yes, through referral. Mm-hmm. Nag-email ako kasi that time, COVID pa, di ba? So, hindi ka pwedeng pumunta agad-agad doon sa ano na yun, sa building na yun. Kailangan mag-email ka through online, mag-apply ka through online, ayun. Si sir naman, since naka-open work permit ka, paano mo naman nahanap yung trabaho mo? Saan ka ulit nagtatrabaho? First time ko yung
nag-apply Tim Hortons. Tim Hortons, yeah. Oh. After two weeks or two one weeks week? Lang, yeah. Nakakuha ka kaagad. Ang bilis. Ano yung ginawa mo? Nag-walk-in ka, tapos nag-submit ka lang ng resume. Tapos, so madali lang makahanap ng work dito. Oh, parang kung sanay ka sa hirap sa Pilipinas, kaya-kaya mo dito. Dito. Pero kung hindi ka sanay sa hirap, parang depressed ka dito. Kaya parang sanay naman sa probinsya, farmer, dito. Kahit ano ang trabaho. Sa Pilipinas, ang trabaho nyo ay? Farmer. Sa may probinsya namin, farmer. Oh, oh. Nung lumipat sa Maynila, nag-warehouse ka sa Robinson mall, appliances. Ni Robinson. Tapos dito, sa Tim Hortons, ikaw ay? Baker. Oh. Pero marunong ka talaga mag-bake? Or hindi? Dito ka na natutong mag-bake? Dito lang. Tapos, parang tinrain ka. Natrainan ako ng isang Pilipino rin na baker din. Mm. Kaya parang isang unang kasi may pang-umaga, may pang-hapon. Uh-oh. Yung pang-umaga, natrain ako mga 1 week. Tapos yung pang-hapon, 1 day. Mm. Tapos nung kinabukasan, ako na lang mag-isa mag... So napasubukan na talaga. Ako na gagawa ng lahat. Oo. Dito ngayon parang yung mga Indian parang mga 5 na baker yung ako ginpatrain ng general manager. Sabi niya train mo yung mga ito. Sabi ko rin hindi na ako marunong mag-English, parang hindi ko man explain ng maayos. Pero okay lang. Pero sabi ng general manager, Pedro is good trainer because all employees good. It's okay because the owner is Canadian, right? Mm. Then after 2 months, I increase 50 cents. Nagkaroon ka agad ng increase. Kasi, pero nag-start ka sa minimum wage. Sabi ng mayari, Boss Pedro is a good baker, is a hardworking. Yung message ng... Sa akin siya nagme-message. Yung general manager, yung message siya yung... I-increasean daw nila kasi good performance niya daw. Kaya parang... Tapos pag may, for example, mag-absent siya, di ba? Or for example, sabi ni Pets na, hindi ako papasok ng ganito kasi ganito. Tatawag sa akin yan, Lyden, what's the problem? Why Pedro is not... parang gusto nga nila talaga. Oo, parang nagustuhan nila yung performance. Valuable employee na talaga sa Tim Hortons. That's very nice, di ba? Ngayong buwan, nagsabi ako na hindi na ako mag-serve, hindi na ako mag-work ng Saturday. Weekends. No, Saturday because transfer the other job. Because it's higher salary. Increasean din siya. Increasean ka ulit. Para lang na hindi siya umalis. Oh, nice. How much you're paid in the other job? 21. Okay. So tinapatan nila. Tinapatan din nila. Ang ganda. Hindi naman tinapatan, pero parang... Tinaasan. Pero sabi, huwag mong sabihin sa mga ibang kasama, ibang tao dito na confidential yung sa akin lang ito na parang ganun. Mas maganda, di ba? Talagang nakakatuwa naman na ganun yung naging experience nyo when it comes to job hunting. Yes, talaga. So, let's talk about Confederation College. Kumusta naman ang Confederation College as a school? Sa Confed, okay naman siya. Kasi ang mga teachers talaga doon, very ano talaga sila, approachable talaga. Mm-hmm. Tapos kung ano yung kailangan mo, lahat sila mababait talaga. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya hindi kami nahirapan talaga na, yung mga kasama ko kasi 6 kami na Pinoy eh. Mm-hmm. So kung ano yung problem, pwede mo talagang lapitan lahat ng mga teachers. Ay, yung mga classmates mo naman? Sa mga classmates ko, ay wala. Kasi nung...
winter kami, 'di ba? Parang mas gusto ko pa nga yung subject yung batch namin. Mm. Ang saya talaga. Mm-hmm. Yung curriculum niyo, mahirap ba siya or madali lang ba siya? Siguro mahirap kung hindi ka mag-aral. Oo. Kung puro trabaho lang talaga kasi sa amin, gaya ko accounting, more on journal entry, mga ganun, numbers, math, ganun. Kaya kailangan mo talagang mag-focus ka. Kaya ako, pagka may klase, hindi talaga ako nagkumukuha ng shift. Mm-hmm. Kung may mga exams, assignments, para makapag-focus. Oo, kailangan nila focus. Kasi ang isipin mo, kailangan mo munang pumasa. Mm-hmm. Kasi pag pumasa ka, pwede ka na kumuha ng more shift. Kung, oo. Mm-hmm. So since dalawa kayo, no, na mag-asawang nandito, nung time, mm-hmm. kasi ngayon naka-PGWP ka na, diba? Yes, nakagraduate ka na, congrats. Mm-hmm. Nung time na nag-aaral ka pa, yung bang sahod nyo, sufficient ba siya to cover yung tuition fees plus your living expenses? Pag student lang, hindi siya enough. Kasi ang student, 20 hours lang siya, di ba? Mm-hmm. Pero swerte nga ngayon kasi ang iba in-extend more than 20. So pwede. Hours. Pero hindi pa rin siya enough para makover yung tuition fee. Pero ngayon kayong dalawang mag-asawa, yes, enough naman siya to kaya cover naman. Pag may, lahat ng expenses. Pag may OWP ka, mm-hmm. pwede, caring-caring. Oo, kayang-kaya. So, on an average, dito sa Thunder Bay, magkano ang living expenses? Sa Thunder Bay, kasi mostly, kasi pag isang bahay, nasa 1,000 plus yung renta. Oo, pero isang bahay means like yung buong bahay. May 3 rooms, mga ganon. Pero pag student lang naman, individual ata, mga nasa 700 to 800 ang range ng nila. Ang rooms. Yung rooms. Tapos yung, let's say, mga grocery, depende na yan sa Oo, depende. Pero usually, how much ang... Sa amin kasi, ang... I-allot. 100 na rin yan. Kung ikaw lang mag... Yes. Mm-hmm. Oo. Kung ikaw lang naman mag-isa, sarili mo, kailangan mo magtipid. Pero pag may family ka talaga, syempre, more. Oo. Kailangan mo talaga nga yan. So, since bata. Business yung natapos mo sa Confed, no? Mm-hmm. And currently, nag-work ka sa retirement. Oo, retirement at saka sa... Dalawa kasi ang work ko. Canadian Tire. Canadian Tire. Yes. Yung nagbebenta dito ng mga... Yung mga... May mga gulong dyan. Mm-hmm. May mga, parang din siya, department store din siya, mm-hmm. pero more on may automotive din sila. Parang lahat na nga parang. Pero di ba sabi mo, wala kang experience talaga sa healthcare? Yes, wala. Pero nakapasok ka pa rin dito sa retirement. Mm-mm. Awa nga ng Diyos kaya hindi ko din maisip. Kasi yung ibang mga kasama ko, sabi niya, hala, bakit ka nakapasok dyan? Dapat hinihingian ka ng food certificate. Oo. Pero awa naman ng Diyos, nung pumunta ako, wala naman silang hiningi sa akin. Parang inano lang nila ako, tinrain nila ako, pinaano nila ako sa computer nila para na mag-ano ng learnings. Mm-hmm. Yun lang. Training. Training lang din. May pinaprovide sila training. Tapos nag-start na agad ako by February. Mm-hmm. Ayun. That's nice. Pero ang layo kasi yun sa work ko sa Philippines. Kaya parang yun din yung malaking adjustment talaga na ginawa work mo sa Philippines ay? Sa construction kasi construction ako. Construction na purchasing. Purchasing. Yes. Mm-hmm. Tapos napunta ako sa retirement home. Kaya nga, ang laki ng difference, diba? Kaya adjustment din talaga. Mm-hmm. So, currently, ikaw ay, gano'ng katagal na kayo nandito? Magto-2 years kami by December. Magto-2 years na sila and yes. yet, meron na silang sariling sasakyan. Diba? Awa ng Diyos. So, ano ang secret para konti-konti makapundar ka ng kahit papanong ano? Siguro, being hardworking talaga. Isa talaga yun. Mm-hmm. Oo. Tsaka, tulungan. Mm. Kasi kami kung ano yung ano namin, open talaga kami sa isa't isa Kaya siguro mas madali ang buhay. Mm. Oh, siguro at saka kasi may andyan din sila kuya, pero ano na lang din yun, bonus na lang yun. Pero hard work talaga. Mm-hmm. Oh, isa talaga yun. Sa ano yung mga tips na pwede mong ibigay sa ating prospective international students at yung nagpaplano pa lang na maging international student dito? Siguro wag lang silang mawalan ng pag-asa kasi yung iba, diba, pagka na-refuse, nawawalan na kaagad ng pag-asa. Kasi marami akong nakakausap na na-refuse naman sila, pero first refusal, second refusal, go pa rin. Kasi malay mo, pang third, andoon na, diba? O, mayroon talaga, as in talaga, kung para sa kanya talaga yan, para sa kanila, ibibigay talaga ni Lord. Oo. Totoo naman. Tsaka dapat, prepare talaga sila, emotionally mentally, bago sila pumunta dito. Kasi,
kumbaga, kung hindi ka prepare sa mga ganyan, baka pagdating naman nila dito, madepress. Totoo naman yan. Ano naman yung gusto nyo dito sa Thunder Bay? Dito kasi para ano, tahimik siya. Tahimik. Mm-mm. Tsaka hindi gaya sa Toronto na parang city place talaga doon, busy talaga ang ano doon, yung mga sasakyan. Dito, minsan nga, mag-isa ka lang sa bus eh. Oo, as in talaga, tahimik lang talaga siya. Probinsyang-probinsya. Kaya maganda dito. Oo, as in. Kung mga lover, nature lover talaga sila dito, lover. Maganda. Oo. Tsaka sobrang yung peaceful talaga. Yes. Tapos ang daming greeneries. Oo. Yung mga parks. Madami talaga dito. Oo, diba? Magagalaan nila kung... Pero at the same time, important na malaman din nila na merong trabaho na available. Yes. Madami. Madami ang work dito. Ikaw pa'y tumatanggi, diba? Oo. Pag tumawag sila, busy ako. Hindi, may appointment ako, ganun. Pero yun nga, gusto mo lang gusto talaga magpahinga. Oo, kasi... Diba? Kayo yung magsasawa sa trabaho. Sa trabaho. Dito. So, correct. Oo. Sila yung mamimili ng trabaho. Oo, basta, pero kung hindi ka lang mapili at go ka lang ng go, maraming trabaho talaga. Magyayaman ka talaga dito sa Thunder Bay. So, marirecommend mo ba ang Thunder Bay at ang Confederation College? Yeah, oo. Yun nga, mas maganda talaga dito sa Thunder Bay. Tapos sa Confed, mabilis talaga ang buhay. Naku, maraming Pinoy talaga as in dito. Mm-mm. Kaya sabi nga nila, yung percentage ng Pinoy na talaga dito is dumadami na talaga. Saka strong ang Filipino community kasi lahat sila dito magkakakilala. Oo, kaya nga diba kahit sa mukha lang, kahit hindi kayo magkakilanlan sa pangalan, magkasalubong kayo, hi! Parang alam mo yung friendly zone talaga dito sa Thunder Bay. Ano naman yung, for our last question, ano naman yung nilulook forward nyo and what's the next step for you? Hopefully na makuha na rin namin yung permanent residency namin. Mm-hmm. Tapos, siguro, in the future, makakuha rin kami ng bahay dito. Yun yes. Yung next goal. Oo. Kasi okay na yung kotse. So, next yung bahay naman. Bahay, and then yung permanent residency. Yes. Alright. So, sobrang nakatutuwa ako sa story nyo kasi isa kayo sa may mga pinaka-chill na na story na walang masyadong paghihirap talaga, na struggles talaga. So, ayan. Well, that's it for today's International Student Story. So, I hope na-inspire kayo sa story ni Lyden at ang kanyang husband na si Sir Pedro. So, thank you so much guys for watching and I hope we'll see you here in Thunder Bay. Bye! Bye! Ayan! Don't wanna run from all